Hi, Patsy! Hello, 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 hello! Kamusta kayo? So, welcome sa ating vlog number 3! Vlog number 3! And thank you so much kung ikaw ay nanood ng vlog number 1 and vlog number 2. At sana ay magsama-sama tayo hanggang magkaroon tayo ng maraming vlog about Lee. So, kung hindi mo pa ako kilala, ako si Yossi Mona. I'm the founder of FADSEA, Everyday Play. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe, like this video, and click the bell button para ma-notify ka sa mga iba pa nating mga videos na darating. Okay? So, kung interested ka talagang sumali, kung interested ka talagang matuto ng pag-i-play, at gusto mo matutong magkaroon ng hobby or gusto mo magkaroon ng negosyo, ayan, join ka rin sa ating community group. You can search FADC sa Facebook and you will find our group. Nandun lahat ng mga plays na gumagamit ng FADC and also our followers and supporters. Ayan. Kahit hindi plays, if you're just interested, you can still join our growing group. So, sa ating video ngayon, I'm gonna show you how to make a name keychain. This is one of the best this is one of the best seller natin na keychain. Sa lahat talaga ng ibebenta nyo, ito yung pinakamadali and ito yung pinaka-basic. Kapag na-perfect nyo ang paggawa ng name keychain, ibig sabihin, kaya nyo rin ma-perfect lahat ng mga creations na darating sa inyo. Kasi ito talaga yung pinaka-magiging foundation ninyo. Alright? And andito lahat ng basic sa name keychain. And shout out nga pala, ayan. Thank you. Ayan, thank you sa aking sarili, sa aking magandang earrings. Ayan. Doa yan sa Airdrie Clay. Ayan. So, ayun nga. May commercial eh. Ayan, it's 3 o'clock in the morning. Ayan. Madaling araw na naman. Mag-shoot si Yose, syempre. Ayan, start na tayo. Ano nga ba yung matutunan mo dito sa ating video vlog or sa ating studio vlog? Tingnan natin. So you are going to learn how to use the leather mold, how to make a base, proper curing of the clay, attaching letters to the base, applying gloss, attaching the metals or the keychains sa ating sa ating creation, and how to pack your creations properly. Medyo naghahang na ako, no ba yan? Para lang talaga mapagbigyan tong studio vlog ko, no? Talaga ipupush ko talaga to hanggang sa magkaroon tayo ng mga maraming tutorials. So, hindi ko na kaya yung kung nag-expect kayo na yung video ay super speed na basta lang manonood kayo, hindi ganun yung video vlogs ni Yose, yung mga video tutorials ko na gagawin kasi gusto ko malaman nyo yung pinaka-details. And yung pinaka-details ang pinaka-importante at dun kayong matututo, diba? So, ayan, start na tayo, syempre. Okay. So ito yung ating letter mold. Yung sa ating letter mold, karamihan ito yung natanggap nyong mold, tama? It's very soft. Okay? It's silicone po. It's made of silicone. This is food grade also. And pwede nyo siyang i-fold. Okay? So, meron naman ang matanggap sa inyo ng letter mold ng FADC mismo. So, okay din yun. Mas maganda din yun. Kasi, ayan, medyo mas matigas. Mas madali siyang gamitin. Alright? So, ayan. Start na tayo. Sabi ko nga, si Jose, di ba? Ito yung pinaka-basic na color natin. So,
So, gawa tayo ng mix, mag-mix tayo muna ng clay para sa ating patient. So, make sure before you touch your clay na medyo nagugas ka na ng kamay mo para naman wala nang masyadong dumi sa inyong kamay. Okay? Kapag nag-wash kayo ng hands, make sure na wala kayong ibang itatouch para wala ng fiber nakakapit sa inyong daliri. Okay, so gusto ko magkaroon ng light pink. Pwede kayong mag-mix ng color. Okay? Siyempre, pag light pink, dapat medyo konti lang yung red. So, bakit pa nag-mix si Yossi? Para pakita ko sa inyo yung gamit ng primary color sa ating starter kit. Okay, mix lang tayo. Gusto ko ng lighting. Okay, so ready na. Kailangan mo rin pala maganda. Kailangan natin maganda ng oil. Okay? Para sa ating gagawin today. Tonight pala. Okay. So, mag-start tayo ng 5 letters lang. As much as possible, kaya pag kayo magpapa-order ng main kitchen, mga 5 letters only. So, kuha tayo ng pangalan na S-H-A-N-E. Okay, Shane. Gagawin po natin. Pwede mong i-dip yung daliri mo sa oil, pero konti-konti lang. In konti lang. Padaanan lang natin to. Shane. So, yung iba, mahihirapan kayo kapag hindi kayo hindi kayo gagamit ng oil kasi didikit yung clay o kaya mag-deform. So, itong mga letters na pinili ko, isa sa mga difficult. So, I'm gonna teach you the technique kung paano nga bang gamitin ito. Alright? Ibaba natin ng konti at i-close up natin para talagang kitang-kita nyo yung magiging kalalabasan niya. Alright, pero may itsura ko medyo close up din. Alright, so ayan, so mag-start tayo with letter S. So nakatingin ako dun sa monitor kasi gusto ko malaman kung nag-ano siya kasi Yossi nakalimutan. Okay, so ang gagawin ninyo, make sure nalilig nyo na yung clay. Nalita natin ito kasi tayo ay nag-mix. Pero kung hindi pa kayo nag-mix, dapat init nyo siya para ma-avoid yung parang lulubog yung pinaka-clay. So, kailangan siya initin. Okay? So, yung letter S, madali lang ito. Ang gagawin nyo, circle nyo lang yung inyong clay. And then, ayan, ipahaba nyo na para hindi kayo mahirapan. Okay? Konti lang yung inyong tanyo, konti lang. Kasi pag masyadong madami, mahirapan na kayong tanggalin o linisin. So, kapag pinrest nyo, nakita nyo, tinanggal ko lang siya ng daliri ko. Hindi na ako gumamit ng any tool. Tapos, sabihin nyo, Yossi, parang hindi siya pantay, dito po ako nahihirapan. Nakita nyo ito? So, ang gagawin ninyo, dun sa part na hindi gaano nalagyan ng clay, kukuha kayo ng konti. Ay, nandip siya sa oil, sorry. Okay, lalagay nyo lang siya. Katulad nitong letter S, hindi siya masyado nilagyan. So, ang gagawin nyo, lalagay nyo ng konti, tapos ipipush nyo lang. Tapos, tanggalin nyo ulit yung process. So, gawin nyo lang yung process na gano'n paulit-ulit hanggang ma-reach nyo yung pinaka gusto nyong Parang sa palagay nyo, pantay na siya. So, ayan, medyo pantay na siya. Nakita nyo naman. So, tanggalin mo siya. Okay, matakot mag-ano. Kapag may oil, di ba, malinis na yung pagkaka sa letter. Okay? So, next natin is yung letter H. Hindi natin kasi nilagyan ng oil.
Okay, so letter H, ang gagawin po natin, circle natin. Okay, circle and then, circle, pinlat ni Jose, and then flat. Sundan nyo ba? Circle, sinircle ko ulitin niya kasi. Circle. And then press. Tapos, ipipress mo siya sa moon. Kapag mayroon ding part na sa palagay mo hindi siya nalagyan, ang gagawin nyo po, lalagyan nyo ulit doon. Okay, kung halimbawa ditong part, ilagyan nyo. Lagyan mo ha. So, para lang ako nilalagtampay. Pero maganda dito, pin pa recorded. Tapos ninisin niyo. Okay. So, yun. So, paano naman kung marami akong pa-order? Like, for example, meron akong order na 30 pieces na name. Tapos, iba-iba yung, ano, names, iba-iba yung letters. Ang gagawin nyo, iba-iba yung letters. Iba-iba yung color ng letters. So, ang gagawin nyo dyan, halimbawa, yung first letters, ay first letter ng pangalan, lahat ng pangalan na first letter, kulay red. So, umpisan mo, red na lahat yun. Red. Umpisan mo lahat ng red. Yan. First letter. And then, second letter, like yellow. So, yellow lahat yun. Huwag na yung red, yellow. Paisa-isa ka pa per name. So, matagal yun. So, ang gawin mo per color ka. Okay? Ganun lang. Red, yellow, orange. Ganun lang ang technique doon. Okay? Tapos, ang magandang gawin dito, pagdikitin mo na siya. Kita mo? So, ayan. Okay? Para pag natuyo siya, madali na lang siya i-pick. Hindi na kayo pa isa-isa. Ipipick nyo na siya ng buo. Okay? Tapos, next natin is letter A. Isa pa to sa mga nahihirapan kadalasan yung letter A. So, tingnan natin. Okay? Tingnan nyo yung technique ni Jose. Diba? Sinircle ko lang siya lagi. Circle. And then, ipa-flat nyo na ganito. And then, nadidistract ka ba sa face ko? Hindi mo alam kung kanino ka titingin sa face ko, sa mukha ko. Wala ka na. Tapos, and then, ano mo na siya? I-press. Okay, syempre, hindi pa rin perfect yan. Tanggal mo yung excess para malaman mo kung saan ka nagpunta. May hugot din. Ayan, tanggal mo. So, kayo kasi medyo perfect siya. Just in case na same lang, di ba? Alam muna niyo, same na. Yung earrings ko. Okay, so may part na medyo hindi nalagyan. Naiiyam mo po sa aking ano. Ayan. So dito, doon mo na siya lalagyan. Babaeng babae mo ang mga sa yung pangay mo, parang pang ano. Parang pang maton. Okay, nakita nyo na. Press mo lang hanggang lumini siya. Okay, take your time. Huwag mo po ako sa ganyan. Ano mo po ako sa naibis sa ano yun, no? Ayan. So, press nyo lang. And then, nire-release lang natin yung ayan. Ganyan, nire-release ko lang siya. Okay, medyo natamaan siya ng kuko. Tapos, ayan. Didikit na natin siya. So, nakita nyo, gumagalaw siya na lang magkakasama. Sana all. Okay. So, ay. Boy. So, usually, ganun lang talaga yung pinaka-technique na. Okay. So, next natin is yung boy. Medyo matagal si Jose gumawa, sabi ko sa inyo, unedited tong video na to. Kasi, para siyang live tambay. Kung gusto mo nagmamadali, okay naman. Kasi lang sa susunod, magtatanong ka na naman. Kasi hindi mo siya talagang fully naintindihan, di ba? Kaya talagang ginawa ko yung ganito yung studio vlog ko. Para talagang ay kipag-usap na ako sa inyo. Okay? Alright. Next. Hiniwalay ko na siya sa online tambay kasi pag sa online tambay, dapat pag shout-out, shout-out dun. Ang mag-usalo kang malitip.
Okay, ito naman yung letter N. Isa pa yan sa nahihirapan ng lahat. Ang gagawin mo, mag-flat ka ng clay. Parang ganyan. Flat. Tapos, ang isama mo dito. Ayan. Okay. Ayan, pinrest ko lang din. Same. Nilinis ko lang. Kung mayroong kulang, dagdagan. Hindi na siya kasha kasi 5 na siya. So, okay na yan. So, basically, ganun lang naman yung technique. Okay? So, meron na tayong letters. Pakita ulit natin. O, yun na nga lang kasing gagalog-galogin pag ano ha. Para hindi na kayo mag... So, next natin is ito. Kita yung aking mga ano. Yan. Sorry, hindi pa ako nag-wax. Mahaba-haba ang inuman. Alright, so yung base naman natin, gawa tayo. Kita natin. Medyo kuha ka na medyo, medyo na malaki. Yan. So, dito mahalaga na ininit siya. Kailangan inuwi siya. Tatanggalin ko yung aking brain para inuwi siya sumabi. Okay. So, ano nga pala yung gagamitin nyo na... ano yung gagamitin nyo na working, ano, parang mat? Para mas makatipid po kayo, at syempre nga, kasi talaga ang newbie gusto talaga niya mag-try ng bumili na bumili. Huwag muna kayo bumili ng mga sobrang gamit kasi nag-start ka pala naman. Pero kung may pera ka, bala ka. Nagsasabi lang ako na mas maganda sana hindi muna. So, ang gawin mo, bumili ka ng sliding folder, di ba plastic yon? Tapos, i-take mo yung magtabi ng four sides nun para hindi siya mag-move. Ayun yung pinaka-the best na working area. Kasi hindi siya didikit talaga. Dito sa mat, medyo dumidikit pa ng konti. Pero talagang doon, hindi na. So, ayan yung pwede nyo gawin. Ay, gamitin. Okay? So, ayan. Ito, need na natin to. Okay, using your rolling pin. Ayan, rolling pin. Make sure na wala na siyang alikabo. Hindi naman na kailangan ng hindi niyo na kailangan ng oil sa rolling pin, okay? So, yeah. Yosay, gaano kakapal? Kung meron ka sana ng toothpick, yung cards, gaya ng tinuro ni Lynn, yung cards, alam mo yung cards, ano ba yung cards? Baraha, mga ano, yun. Mga limang baraha, I think. At least mga 2mm nga lang, eh, pwede na eh. Okay, so ito na yung pinaka, tingnan natin sa wide. Ayan, so ayan na siya. Right? Okay, nalito yung ano ko. Wait, so ito na yung pinaka clay base natin. Okay. Make sure na malinis din siya. Pero kung halimbawa, hindi mo maiwasan na, ang tawag dito, maalikabukan siya, syempre, kasi may electric fan.
ang gagawin natin yun, iwa-wipes lang natin siya after. And, ang gagawin nyo rin pala, huwag kayong mag-work in front of the electric fan. Kasi pag nag-work kayo sa tabi na electric fan, mas ano yun eh, mas madaling titigas yung ano, yung creation mo. Okay, so ito na yung pinaka-cutter natin. Siyempre, ano ka ulit ng oil sa loob at sa labas. Medyo mahaba yung video ni Jose, pero ano naman, worth it naman to kasi talagang tuturo ko na sa inyo pinaka-presenta. Okay? Cut lang natin na ito. So, pag may oil, mas madali siya i-release. Ayan, ang ganda. Okay, so nakita niyo yung pinaka, antal dito? Kung nakita niyo marami ito, di ba? Ayan, mga sabit-sabit. Pwede niya yung linisin. Siyempre, mas malinis, mas maganda. Kasi yun yung inaano ng client eh. Okay, so ganyan yan. So, yung excess na clay, pwede pang ibalik sa lalagyan. Okay, so ito na. How to attach the letters to the base? Kapag madamihan, o kaya, kapag marimihan yung project mo, ang pinakamaganda, gawin mo muna yung mga letters. Ay, gawin mo muna yung mga base. Okay? Tapos patuyuin mo. Tapos, gawin mo muna yung, tapos next mo na yung mga letters. Kasi ang letters, natutuyo siya. Ang curing time ng letters, nasa mga 5 hours, tapos na yan eh. Tuyo na yan. Tapat mo lang yun sa electric fan. Okay? Pero, ang base kasi, sometimes it takes 24 hours to 48 hours para maging fully cured. Okay? Ang best na pinaka-way dito is, tapat nyo sa electric fan. Ready? Tapos kapag ganito lang na konti lang naman, pwede mo na na-carbon ilagay. Pero dapat babantayan mo siya. Bakit? Pag hindi mo siya, pag in-attach mo kasi kagad, yung ano, possible na mag-ganyan siya, nakita nyo. Nag-ganon siya, oh. Ito, masyadong nag-ganon. Yung nag-curve. Ayan, nag-curve. Pag nilagay mo siya kagad. Kaya maganda, patuyin mo muna yung base. Okay? Patuyin mo muna yung letters. Saka mo idikit na ng fancy glue yung wood glue. Or, kung meron ka naman dyan na meron ka namang brush, pwede yun. Ay, brush. Ano kasi yung sabi ko? Kung meron ka namang Elmer's glue, pwede yun. Okay, so gagawa na tayo ng test. Okay. Wala kayong ganito, pero pwede nyo gamitin yung smile maker na pinakita ko ng mug 2 natin. Okay? Ang maganda lang dito, dapat pag-push nyo siyang ganyan, ayan. Pag-push nyo ng ganito, ayan, ayaw niya mag-focus, medyo imamove nyo lang siya ng konti. Alright? Okay. So, for the sake of this video, okay, ididikit na natin lang ito. Pero mas maganda, tuyo na sila. Ayan, didikit pa naman. Okay. So, pag nadikit mo na siya, dapat merong glue para mas matibay. Elmer's glue, fancy glue, ayan, pwede yan. Mga wood glue, yes, pwede yan. Kung ikaw ay medyo nape-plain ka sa ganito, medyo parang, kasi parang ano naman yan,
ang plain naman yan. Oh, medyo plain siya. So, itong using your smile maker, pwede mo siya lagyan ng parang stitches. Hindi na ito makita. Isn't the point being comforted? Alright, so ayan, meron na siyang parang stitches. Okay, kasi minsan yung details yung nagpapaganda sa isang creation. Alright, so pwede nyo rin ganito. Pwede nyo lagyan ng mga dots. Meron kayong tutti. Okay. So, ayan yung letters natin. Name chain. Okay. So, ito pa. Next naman is yung cure time to. At least 24 hours to 48 hours. Okay. Masyadong ano. Bago niya ilagay sa packaging. So, ganito po yung pagpapadry niya, pwede nyo itapat sa electric fan. Kapag itong clay na to, nilagay nyo sa tray and in front of the electric fan, possible na hindi siya mag-curve. Pero kung mag-curve siya, paano yung mag-curve? Mag-ganito. Ayan, gaganyan siya. Pag gumanyan siya, nag-curve siya ng ganyan, ang gagawin niyo na ganyan siya, babaliktarin nyo lang siya. Okay? So, hindi naman ibig sabihin na lagi mo siyang babantayan. Na talaga nakatitig ka doon. Okay, kailan kaya mag-curve to? Hindi naman gano'n, di ba? Di ba, iwan mo lang siya doon. Habang nag-electric fan ka, itapat mo na lang sa electric fan para matuyo din agad. Tapos, i-flip mo siya. Okay? Maya-maya, i-flip mo siya hanggang mag-straight siya. Okay? Kasi mag-straight pa rin talaga. Okay. So, kapag natuyo na siya, katulad nito, ganito na siya katuyo. Aray! Ganito na siya katigas, okay? Merong, pag makapal na ganito, yung inyong creation, hindi siya nabibend. Pero kapag maninipis, nabibend siya. Okay? So, malalaman mo na matigas siya, talagang wala na siyang, wala ka na mararamdaman na sensation na parang lumulubog. Ito talagang solid na talaga siya. Okay? Kapag ganito na yung creation mo, that's the time na pwede ka na mag-apply ng gloss. Okay, paano ba mag-apply ng gloss? Iba-brush mo lang siya. Ayan, maglalambing lang si Yossi na pag may abs naman, please don't skip. So, ito na kasi ito para hindi siya pumutok or sumabog dun sa courier. Kasi minsan, di ba, pag walang ganito, sumasabog siya. Okay? So, kailangan mo lang dito yung medyo manipis na brush ang pwede nyong taray ko. Nananakit. Marabi naman yung pagkasin dito. Parang ayaw na paano paggamit. Even though I'm gone, so, medyo talagang nakaano siya. Ginento talaga kasi namin para hindi talaga siya sasabog. Kasi usually sumasabog eh. Tandaan po! Ah, kaya naman pala eh. Doble. Hindi naman pala. Joke lang. Okay, so, gamit ka ng brush na small lang. Ito yung brush na small. Pwede na to. Ayan, yung ganitong brush. Pero make sure kapag gumamit kayo ng brush sa creation nyo, huwag nyo pong kakalimutan na huwag niyong kakalimutan na na hugasan kagad ng water yung brush niyo. Kasi pag natuyo na yan, wala na. Sira na yung brush niyo.
So, simple lang naman mag-add. Okay? Ganyan lang. Okay? Kung gusto niyo sobrang una, first layer lang muna. Pero dapat palang minimix ito muna eh. Wait lang. Shake-shake muna natin yung ating ano. So may dark colors kayo, unahin niyo yung dark. Ay, yung ano, light. Halimbawa, unahin niyo yung nalagyan ito. Yung mga ganito. Kung gusto niyo na makapal, huwag niyong biglain na, halimbawa, gusto niyo makintab ng pintang. Huwag niyong biglain na isang lagayan lang. Kasi kung nangyari, hindi siya papantay. So, maganda. Ano niya lang. At saka maganda dito sa gloss na ganito. Ano na siya? Para na siyang adhesive din. Adhesive. Adhesive. Okay, so ito, make sure na basa nyo ng water kasi masisira ito. Mauubos yung paintbrush nyo sa bag. Okay, so paano naman ipack yung ganitong creation? Pwede kayong bumili ng mga plastic with adhesive. Tapos, make sure na ikat nyo yung mga kanto ninyo. Kanto ng ano, para in case na halimbawa sa paligay nyo nag-rush kayo, hindi pa naman talaga fully. Pwede niyo pa siyang mabalik. Pwede niyo siyang ilagay doon tapos pwede pa siyang parang sumingaw-singaw kasi meron siyang butas. Okay? So, maya-maya matutuyo na 'to. And then pagkatapos naman ito, lagyan niyo naman sa yung gusto niyo na medyo makintab na makintab, dagdagan niyo. Pero kung hindi, pwede niyo okay na 'to. Na medyo medyo manipis lang yung pagkakalagay ng gloss. Okay? So, paano mag-attach ng keychains? Madali lang din po mag-attach ng keychains. Okay, kuha tayo ng keychain. And then, ito. Ang gagamitin nga lang, pag nag-attach ka ng keychain, kailangan meron ka pong, meron ka pong pliers. Okay? Pwede yung pliers or tools ng yung ano, sa bahay. Okay? So, aray po. Ouchie, ouchie. Nilalagay lang po ito. Okay? Ina-attach lang po ang kitchen kapag tayo ng fish. So, napakadali lang. Hindi pa ito yung brush natin, pero dapat pinatuloy. Okay? Medyo nagsak pala tulad lang ha. Hindi pala nabutasan na ike. Ayun. Ano lang natin, huwag natin bubutasan masyadong malayo kasi hindi na siya ma-reach ng ano. Feeling ko ito masyadong malayo ito kaya nahihirapan yung jump ring ko. Kaya dapat huwag masyadong malayo kasi hindi na siya makakaikot. Ayan, hindi na siya makaikot. So, dapat medyo malapit lang. Okay? Hindi na siya makaikot. So, dapat medyo dito lang malapit. So, it's perfect tong ganito. Kasi pag ito, in-attach mo dito, ganyan lang yung malapit ko. Isa masyadong malayo. Pag gano'n, bubutasan mo ulit siya. Okay lang. Ulitin ko po, in-attach po ang creation kapag ito yun. Napansin nyo, nag-curve kagad siya, di ba? Ganyan siya kapag ano. So, kailangan ipiflip mo ulit na ganyan. So, parang ganito. Ganito yung sample na name kitchen. So, ang gawin nyo lang, mag-practice kayo na mag-practice ng mga designs, color combinations, and pwede kayo magdagdag ng mga flowers, ng mga charms, and ng iba-iba pang design. Okay? So, that's all, folks.
Ayan, sana meron kayong natutunan. At ayan, ako'y parang kung nagla-live, no? Live tambay. Parang kunyari may kausap. Ayan. Thank you so much and I hope na may natutunan kayo sa ating vlog number 3. Lalo na kung ikaw ay newbies. Medyo mahaba to pero it's worth it kasi lahat ng details naman. Feeling ko nabanggit ko naman. So, thank you so much guys. If you want to learn more, please subscribe, hit the bell button and like this video and join our community. Yung ating community link ay nasa description below. And kung gusto mo mag-purchase ng cake, pwede din below. And kung gusto mo matutupan ng ganitong pag-aaral, panoorin nyo yung ating mga vlogs and join kayo ng online tambay. Ayan. Thank you so much guys. I hope na may natutunan kayo. Okay? So, magsa-sign out na. See you sa Imona. Ayan. Bye guys. Thank you so much. Bye.